Oh, ito pa rin yung main natin. Oh, ito na lang ang mawawala. Ito na lang ang maging oh, mawawala. Masaka na lang yan. Pwede pa kayo ibaba pa ng konti yan, kuya? Hindi na. Hindi na. Sagad na sa gilin. Hindi kasi dapat nakaangas ng tanki na. Buwasa natin, sagad na. Okay, din pong dito sa loob. Pero sa labas malamang yun, gubutas na lang natin dito. Pagpapangin na lang. Tapos yung motor nandun. Hmm. Kaya pasok yung magsusuporta dito, galing na dun sa loob ng ano, ng tank. Okay. Kaya may pressure na yun, malakas pa rin yun. Hmm. Importante, malapit siya dun sa hukay. Yun talaga ang tank. Kasi dun sa mga napanood nyo kahapon habang naghihintay dito, yun talaga sila nalayo, ang pressure ng tank nandun na sa tabi ng kung saan ang hukay. Malakas tumigo. Oo, kung saan ang hukay, doon lang din. Oo. Sa metro lang distansya, hukay na. Hmm. Kaya nga pala yung kahit doon na yung... Pwede kuya, dito sa gilid tayo. Para may kunti lang ang bubungan. Dahil may akin naman yan dyan eh. Mabanting ko na lang si... Ilabas mo na lang kunti sa yero. Para makabuylo yung tubo. Pero kung saan dyan? Para makabuylo yun. Yung poso gumagana oh. May tubig na po. Ang problema natin yung jetmatic o yung water pump. Naghahanap po tayo ng mapaglalagyan. Hindi kasi pwede dito dahil may septic tank. So dito po natin balak ilagay. Papahukay po tayo ulit ng bago. Para sa supply ng tubig. Papabukahin. Dapat tagad ngayon dito eh. Sabi ko, bumuka ka na lang doon. Kunin ko na ito dahil may bintana na bagay manak eh. Hindi naman niya pwedeng saraduan. Tama. Hindi ganito ang gagawin dito. Pwede na nga na isang dito. Oh. Pag nandito yung motor, pagapang na lang, dyan na lang. Itik-tik na lang dyan oh. Dyan na lang. Sa flooring oh. Tapos para hindi na masyadong maraming tatakbuhan yung ano. Dito na lang oh. Pero dyan na lang para tumbok. Oo. Oh, ibaon lang yung ano. Sipi. Pwede man yata ang tanggalin na yan? Oo, pwede yan. Iba, manadalan. Didi, ididimolish na raw yung kubo nila Red Sea. Sabihan mo na lang po si Oh, yan, nagkasundo na po sila doon, ilalagay yung water pump, no? Mas maglalagay ng tubo rito. Para malagyan na po ng tubig doon sa loob. Dito naman si Pintor naglalagay na yung skim coat, ayan, dito sa CR natin. Delivery niya na lang po yan yung CR. Kasi ang papintura po natin dito sa labas ay 25,000. Sinama niya na po tong CR, ano? Libre daw yun, wala nang bayad. O, di ba, ang ganda ng hagdan ko. Yung poso po, ayan, naikabit na nila. Kaya ang pinoproblema natin ngayon, yung jetmatic, yung water pump. Ngayon, ito pong lababo natin, yun, palalagyan natin ng ano, para malagyan natin ng kortina. Mauka sila rito. Istorbo mo, break time. Kala niya, ano daw tatapon na. Sabi ko, bibili lang nun, tatapos ang gira. Sabi pa. Wow. Nag-order na ako ng ano, nara. Nahanap ko kahapon dun sa papunta ng ano po ka. Dapat sa tatay ni Nards eh, busy. Daming gagawin. Dami niyang gagawin. Eh, hindi niya na mahabol ng katapusan. Hindi niya na raw kaya ah. May sabihin niyo po sana, maging last na yung nara. Oo, oh, yun. Dahil yung nara. Dapat doon yun, ay yung papa nga. Eh. Niya, ginagawa niya ngayon, tatlo yun eh. Pinagawa namin sa papa. Siguro nga, ginagawa na po. Parang 14 yata yun, hindi ko alam. Nasa... Basta nandun na eh, kinuha naman. Nandun na yung mga material, tapos yung kahoy, sa kanya naman. Sa kanya din sana yung mesa, kaso busy naman siya, hindi niya maaan. Oo. Hindi pa rin sila tapos sa pagmi-meeting, oh. Namumroblema din po sila sa aming, ano, tubig. Kung saan talaga ilalagay ang water pump. Doon na yung water pump niya sa labas.
Ito lang yun yun. Paraan po para kay Sinalo. So, ito na po, oh. Nilalagyan na po ni Kuya Rada doon ng, ano, ng hollow blocks. May utang tayo doon. Kumuha daw siya ng 10 eh. Ayan. 10 hollow blocks kasi hindi na tayo nag-order dahil konti lang naman ang kailangan. Babayaran na lang po natin. Ayan, magmimerienda muna sila at alas 10 na po. Yung gilid natin. Hindi na yan pipinturahan, di ba? Pahiram pa rin ang pintura pero may waterproofing yan ang una. Ito kaya, kasama kaya to sa ano nila? Tanong mo sa kanya, hindi yata. Yan, oh. Ito po yung ginagawa ni Kuya Rada. Yung ating pong welder ay ginagawa po yung gate doon sa kanilang bahay. Doon sa kanilang bahay kasi. Tapos pagdating dito, ikakabit niya na lang. Ina-assemble niya doon sa kanila. Dito, ikakabit niya na lang. Ipain niya yung nakapitan ng ano, swing. Oh. Karating mo muna. Walang takot yan. Alisa tayo. May cellphone pati. Aantayin mo yan, bumalik. Harangan na lang. Baka mawala. Tara na. Ito kaya dapat alam lang kung kasama ko yan. Tanong mo. Ko ay araw ng Lunes at nandito po tayo sa aming bahay sa bukid. Ayan, kasama natin si Pure Health, si Kuya Rubin. Ito pong isa yung pong gagawa ng ating ano water pump, no? Kasi hindi alam nila Kuya Rada, so siya po yung gagawa. At dito nga po natin ilalagay yung ating water pump. Para po mas malalim po yung hukay na gagawin nila dito. Yung wire, pagpapangin na lang. Yan, dyan po. Sa likod. Yan, nag-aano sila ng materialis na bibilhin para po mabuo na yung ating ano, water pump. Magawa na. Paket mo na lang dito sa gilid. Nag-usap na yata sila ni Kuya Rada. Nag-usap na kayo, diba? Alam na niya yun, Pure. Ito lang ang babaguhin ko. Magiging na to, naging 2.20. Kasi 2.20 lang yung binaon din dyan eh. Mababaw masyado eh. Kailan kayo magsisimula? Dibilhin ko na to ngayon. Ano po, maski pwede na po, maski bukas na umaga. Bubutasin yan? Oo. Agahan nyo kasi, opo. May pasok din ako eh. Kailangan ko makita yan kung paano nyo. Kahit bukas. Mamaya. Kasi nandito na yan eh. Di ba mamaya? Andito na. Ay, yan si Kuya Rubin. Oh. Gusto ko nga makita yung pagbutas. Dapat kahapon mo pinagawa. Nandito ka. Ano, bukas? Bukas ang umaga. Sigurado yan. Sige, bibilhin ko na ito ngayon. Tapos yung sa pintor. Yung pintor. Wala naman si pintor. Bukas pa siya. Bibilhin na rin yun. Sigurado. Oo. Ilang tubo ibabaon mo? Dalawa. Tapos, yun na yun. Dalawang tubo kasi yan. Yung isa niyan. Didos yung isa, uno. Yan yung uno, walang putol yun. Oo. Yung gagawa ng water pump, bukas na daw nila gagawin. Dito! Kala ko papipinturahan mo dito kay Kuya Ruben. Alin? Yung ano, sa taas. Yung taas? Ito, yung mga ganito. Pinag-wildingan lang yun. Yung mga hindi pa napahiran, Kuya. Meron pa daw yata, meron ba dyan? Ayan po, naglinis po si Kuya Ruben dito, ayan. Tinanggal niya yung mga damo. Kala ko yung kabila eh. Yung harapan lang. Ito, masiga na rin yun. Tapat lang natin. Oh, ang luwang na oh. Malinis na eh. Nilinis ni Kuya Ruben kahapon. At sinigyan niya yung kahoy din niya gagamitin. Ayan po oh. Wala pa pong gate. Kuya? Ay, ano? Konti na ako lang. Hindi na lang ako. May mga item lang.
Nag-weldingan niya, no? Mga itim-itim. Hmm. Napo tayo sa hardware para po bibilhin natin yung gagamitin ni ano, nung maghuhukay. Po yung hukay niya para po doon sa water pump. Mas malalim na. Mas malalim na raw para mas malinaw yung tubig. Ang babaw lang. Yung lupa dyan. Yung una kasing baon, 20 feet. Tapos ngayon, papadoblehin niya, ipapadoble niya para mas malinaw yung tubig. Malinaw naman yung tubig natin, di ba? Malinaw kasi may may amoy siya, amoy poso. Dapat manganap dito. Kaya ang gagawin po natin, dinoble natin yung tubo. Dodoblehin pala. Yun po yung bibili natin ngayon sa hardware. Tapos bibili rin po tayo ng bakal para po sa ano? Tubo. Tubo ba 'yon, tubo? Oo. Yung kagaya ng ganyan, no? Kasi magpapalipat po tayo ng internet. Tsaka yung kuryente din natin. Yung wire kasi idinaan sa puno. Ayaw ng may-ari ng lupa. So, ililipat. Kasi magpapagawa rin kasi sila ng bahay. Matatamaan nga naman. Ayan, ganito po ang bibili natin. Ayan, no? Para po sa internet at saka para rin po sa ating ano, sa wire ng kuryente natin para mailipat. Dito na po tayo sa hardware at bibili na po tayo ng mga kakailanganin po ng maghuhukay ng poso. Ngayon po ay araw ng Martes. Ayan, ito na po yung binili natin para po sa water pump. Dalawang tubo na tig 20 feet. Tapos apat na pirasong tig 10 feet. Ano? Kasi ito pong tubo na blue na to, ipapasok po dito itong maliit na tubo. Ayan. Tapos ito naman po na GI pipe, yan po yung gagamitin natin para po sa wire kasi ililipat po yung wire. Uy, dumating na yung pintor natin. So ayan po, nagsisimula na po silang maghukay para po sa water pump. Ayan, tignan po natin. Nag-ipon muna sila ng tubig dito para po ano, ayan. Para po may tubig na gagamitin. So ayan po, ginagawa nila. Nahirap pala. Tatlo silang gumagawa. So, ang mangyayari niyan, ibabaon po yung dalawang tubo na blue. Mahirap pala. Kailangan pala may tubig. Ayan. Ano? Kulang yan nabili ko. Di ko alam yung pintura eh. Ah, sige, sige. Yan na po yung kulay na ano natin, pagpipilian. Ito yung mas light, ito yung mas dark, ito yung pinaka-dark. So, ito po yung unang timpla. Hinaluan niya ng black ng konti. Tapos ito, kung gusto natin mas dark, ito daw. Pero ito po yung pinili natin, ano. Yan po yung magiging kulay ng bahay natin. Ayan. Yan na po ang nangyayari dito sa likod. Oh, diba? Abantay si Pure Health. Ang hirap pala gawin yan. Tatlo-tatlo pa sila, oh. Nga pala may tubig na ibubuhos doon. Ayan. Pinili natin, oh, skim coat tatlo. Tapos dalawang mayon na cement. Kailangan pa yung cemento, di ba? Ano? Gusto natin. Ano magagawa nito? Oo. Oh, ayan yung ano, oh, GI pipe. Ayan, o. Kuya Ruben na bagago. Yan po yung trinabaho natin kahapon. Yung, yan po yung pinunta natin sa hardware kahapon. So, ayan, nagsisimula na si Pintor. I-aircon tayo, di naman magamit ang aircon. Wala po yung electrician natin, di na nagbalik. Lalagay mo lang yung Kuya Ruben sa optimal. Kasi yun ang advice nung ano, sa gitna lang. Hindi man kasi yung tubigan nila, kalapin natin. Baba, pwede yun. Dapat pala lagyan ng labad ang ref. Pagbalik ko na. Doon lang to? Ha? Doon? Oo. Parang laki. Oo, doon siya.
Dalawa silang nag-iikot ng tubo, oh. Ang hirap pala, no? Tapos yung isa, nagbubuhos ng tubig para po masiguradong malinis yung magiging tubig natin sa loob. Kaya po ganyan, no? Nagpahukay po tayo ulit. Kasi yung puso po natin, medyo may amoy siya, no? Kaya gusto natin malinaw na tubig. Kaya ayan, nagpahukay si Pure Health ulit. Magastos nga lang. Kasi medyo mahal din ang bayad natin sa kanila. Pero sabi nila sila na raw ang pinakamura. Ang magpahukay daw po ng ang magpahukay po uli ng poso para po sa water pump ay 15 to 16 ang halaga, no? Ayan. Magkakamasip si kuya niya. Bago pala maibaon yung isa, oh. Natakot-takot na ano. Pawis ang lalabas. Poso ko'y nabitan nila, oh. Ayan na, sa green na yan. Ayan ang green. Ay, yun. Ito'y nag-ilila. Ubig lang yan. Para mas madali. Malambot siya. Ang malambot? Oo. Wala ko ito na hukaya na nila. Hindi, ano lang yung pinaka-reverse na. Bago pala maibaon yung isa. Hindi yan. Ha? Bago pala maibaw, napakatakot-takot na ano? Yeah. Dalawang ganyan. Dalawang ganyan po yung ibabaw nila. Buong maghapon pa siguro yan. Bukukas. Bukas na lang yan pag nakabaw. Ayan. Tagal, no? Kanina pa nila yung ginagawa. Bantayan ni Pure Health. Gusto niya nang masigurado na malinis ang magiging tubig natin. Marumi na po. Marami-rami tayong lilinisin. Bibili po tayo ng basahan para ano, malinis. Yan o. Oh. Diba? Eto, bubuhusan lang natin ito ng tubig para luminis. Ang ganda o. Oh. Ang cute o. Oh. Ayan, nagagamit na po yan. Ano? Pag naiili tayo, ayan, pwede na tayong gumamit kasi may tubig na napambuhos. Abangan po natin dito yung mabubungan kasi wala pa po si Narch. No? Yung gumagawa po ng, ano, ng gate natin, pinatapos daw. No? Ginagawa niya po yung gate natin doon po sa bahay nila, tapos dadalhin po dito, saka lang po niya ikakabit pagbuo na. No? Kung GI pipe, yung bakal po, no? Ayan, na binili natin dalawa. Itatayo po yan doon para po ilalagay po itong wire natin. Baka magpagawa yung kapitbahay natin, matatamaan yung wire. So ililipat po natin doon sa may ano, sa daanan na mismo, no? Para hindi tayo naka-istorbo. Tayo para magkatubig sila doon. Tignan mo nga, Pierre, kung ano, tumutuloy yung tubig doon. Mauubos na yung tubig nila doon. Dali. O, diba, tumutulo. Konti na lang, makupuno na. Bumbahan pa natin. Nakakapagod lang magbumba. Ang palaki ng muscle. Po, oh, nagkukulay na si Kuya. Ang ating pinto. Ayan na po ang kulay ng bahay natin. Yung white house po na magiging blue house na. Ayan. Diba? Abangan natin pagka nabuo na siya. Yung nakulayan na lahat kung ano magiging itsura. Habang si Kuya naglilihar dito sa kabila. Si Kuya Ruben naman may trabaho din. Parang kuha rin tabang, masyado na malalim yun. Eh, nang sabi niya, 30, titingnan niya. 30 feet. Sabi ko, sige, kung maganda. Pwede naman mag-stop doon, kung maganda ng amoy. Wala na siyang amoy. Ito kasi may amoy pa talaga eh. May namoy. Oo, may namoy. Pwede na po ni Kuya Ruben yung kakapitan po ng internet natin, wire ng internet at saka yung, ng kuryente. Itatayo niya po yan. Ayun o, naibaon na po yung 20 feet. Ano na yung tubig? Malinaw? Ay, hindi pa. Pero naibaon na yung, ano, yung unang tubo. Hilain nila yan, di ba? Tapos ipapasak yung tubo natin na blue. Malapit na, kunting-kunti na lang.
sila sa pagbaon ng isang tubo. Puro buhangin na raw, malaking buhangin nung naibaon po nila yung ano, yung isang tubo. Matataba na yung buhangin. Ready na yung ating water pump. Kusina lang po yung nakabukas, no? So, ito po yung itsura ng bahay kapag nakasarado. Ang pinto. Tapos, walang ilaw. Ayan. Diba? Malungkot pala, no? Pag walang tao. Yung rep natin. Naka-plug. Nakasaksak. Tignan natin kung anong laman. Charan! Ayan po. May laman po siya, tubig. Sa mga manggagawa natin. Yung duya ni Pure Help. Nakabit niya lang po yan kapag nandito kami, dalawa lang. Tapos, tinatanggal din po niya kasi makakasagabal. Doon po yan nakakabit dun sa harap. Yung kasama ng binili ko kahapon. Ito. Ay, ano to? Pandikit. Mga ganito. Ganito. Ayun. Dami rin pala. Sinira ang ganito. Magbobomba si Pure. Ayan na magiging exercise mo ngayon. Simula umaga. Ay, tuwing umaga pala. Panay na akong pintura niya. Blue house. Hindi na white house. Na muna, napagod sila. Dititingin mo na yan kung ano, kung okay na yung tubig. Hindi pa, mabaon ulit. Ay, ganun? Ah, malagmalag yung tubig. Tubig. Alam niyo pa yan. Na po, nire-ready na po nila. Yung tubo na ilalagay, ibabaon. Bakit hinihiwaan? Para dyan madan yung tubig. Ay. Para merong unong tubig. Hindi mabali yan. Hindi yan. Ready to baon na. Ano, dalawang baon yan? Depende. Kung makikita nila yung tubig ngayon, kung hindi pa ano. Babaon pa yan. Yun na nga. Oh, may pintura na po yung ating bahay. Hindi pa nga lang siya po. Oh, dahil kasisimula lang nila. So, ayan yung white house natin naging blue house. So, abangan nyo po, no? Tignan natin kung pag nakulayan na po lahat-lahat yung buong bahay. Yung harap po natin, yan yung pader. Na ginagawa ni Kuya, puti po yan, ano? Alam po natin kung anong magiging itsura po ng bahay ni Pure Help. Ayan na po, nakita nyo na po yung update, yung kulay po ng ating bahay. Pure, nagustuhan mo ba yung kulay ng bahay natin? Wala pa ako tinanong. Tinatanong ko kung ano. Ang ganda nga. Nagustuhan niya po. Salamat kay Ate Ani. Oh, yes, sir. Thank you po. Bangan nyo po ang ribbon cutting natin dyan. Huwag yung tiguwang na at makulat-kulat na yan. Lechon daw gusto ni Kuya Bal. Pambihira. Lechong manok lang po ang kaya ni Pure Help. Kuya Bal, bawal sa'yo ang lechon. May maintenance naman. Ayan, salamat po kaya Ate Aning Aramilia. Sa dami po na binigay niya, maraming salamat po. No? Hindi na po natin mabilang. Hi, Miss Jermelina Dubo. Thank you po sa rep. Ayun po, ginagamit na po natin. Nakabukas na po. May tubig na laman. Kasi yun po yung advice nung ano, ng SM, no? Na tubig lang muna kasi mag-aamoy goma. Shoutout pala kay Ate Jenny, kay Mami Elizabeth. Shoutout. Kay Ate Minami Ara, shoutout. Kay Ate Lita ng USA, shoutout po. Kay Mr. PH, kay Ma'am Jasmine, shoutout. Ay, sa Love and Care, shoutout din. Ayan po sa lahat ng manunood, sa Kalinga viewers and supporters, maraming salamat po. At salamat din po kay Kuya Ban, kay Ate Edna at kay Kalinga Prabat. Support po natin ang buong team Kalinga. God bless po, uwian na mabuhay. Mainit ang panahon.